Marahil ako'y tanungin ninyo kung bakit ako ay naging Katoliko. I became a Catholic because I firmly believe that Christ founded only one Pietrine-related church, isang simbahan na may kaugnayan kay San Pedro noong ipinahayag ng ating Panginoon kay Pedro ayon sa San Mateo 16:18. To es Petros et superhang Petra, edificabo ecclesia miam et porte enfere non prevalibon ad versus iam. At sa aking pag-aaral sa mga paksa tungkol sa relihiyon at kasaysayan, ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay walang iba kung hindi ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Palakpakan at purihin natin ang ating Panginoon. Pagbati, Brother Poor, mula sa Hong Kong. Ako po si Teresita Bagay na nagtatrabaho bilang OFW. Meron lang po kaming gustong itanong sa iyo. Ang sabi ni Eliseo Soriano, na bawal daw ng tawaging father ang ating mga kaparian. At gusto namin malaman ang tanong kung bakit nga ba. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po Sister Teresita Bagay sa iyong katanungan. Bawal ba tawaging father ang ating makaparian? Kasi ayon kay Sister Teresita Bagay, napakinggan daw niya sa programa ni Eliseo Soriano na sinabi na ang ginawa daw ng Katoliko na pagtawag na father sa makaparian ay bawal daw. At ang isa sa mga bersikulo na binabasihan nila ay itong Mateo Kabanata 23, talata 9 at 10. Basahin muna natin ang teksto na ginagamit ng ibang relihiyon upang i-object ang ating pagtawag sa mga pare na father. Ito ang ating mababasa sa Mateo 23:9-10. Huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa lamang ang inyong ama na nasa langit. So sang-ayon sa kanilang interpretasyon sa sitas na ito, dito daw sa lupa, hindi daw tayo tatawag ng sino mang tao na ating ama, sapagkat may iisang ama lamang na nasa langit. Kaya ang tawagin daw na ama, ang Diyos lang daw sa langit. Kaya bawal daw na tawaging ama ang mga pare. Ito kaya ang tamang interpretasyon sa sitas na ito, na hindi na tayo dapat tumawag ng sino mang tao sa lupa na ating ama? Kumusta ang ating biological father, ang ating ama? Saklaw ba sa sitas na ito na hindi na natin igalang ang ating ama sapagkat may isang ama lamang sa langit? Ang sagot, hindi po. Dito sa San Lucas, Kabanata 15, mismo ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang parable ay mababasa natin na ang anak ay dapat igalang niya ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagtawag ng ama sa ama niya. Lucas, Kabanata 15, at siya ay tumindig at nagtungo sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at taglay ang malaking pagkahabag. Sinalubong siya, niyakap at hinagkan. Bersikulo 21, sinabi sa kanya ng anak, Ama, ako'y nagkasala laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tatawaging anak mo. So ito yung kwento ni Jesus na mayroong isang anak na bumalik sa kanyang ama. Ano ang sabi ng anak sa kanyang ama? Sinabi ng ama. Tinawag niyang ama. Kaya, hindi bawal na tawaging ama ang ating biological father. Kaya hindi ito saklaw sa Mateo 23:9-10.
Kumusta itong tinawag ng mga spiritual father, itong ama ng pananampalataya? Halimbawa, dito sa Roma Kabanata 4, talata 16, kaya ang pangako ay nagbubuhat sa pananampalataya upang ito ay maging biyaya at tumibay sa lahat ng lahi, hindi lamang sa mga sumusunod sa batas, kundi sa mga nagtataglay rin ng pananampalataya ni Abraham na siyang ama nating lahat. Ano daw si Abraham? Siya daw ang ama nating lahat. So kung si Abraham po ay ama nating lahat, ang tanong, tinawag ba si Abraham na ama? Dito sa King James Bible, Luke chapter 16, verse 24, ito po ang ating mababasa sa Biblia. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. So si Abraham po ay ama ng pananampalataya. Tinawag po si Abraham na Father Abraham. Kaya hindi lang po pala ang Diyos na nasa langit ang tawagin na ama. Pwede rin tawagin ama ang ating biological father. Pwede rin tawagin na ama ang ama ng pananampalataya. Ang tanong, bakit natin dapat tawagin ang ating kaparian na father? Saang banda sila angkop na tawagin silang father? Dito po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15, dito sa New International Version, ito po ang ating mababasa. Even though you have 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers, for in Christ I became your father through the gospel. Sangayon kay Apostol Pablo, naging ama siya sa Ebanghelyo. At ang mga pare po, ayon dito sa Judges, chapter 18, verse 19, ito po ang ating mababasa dito pa rin sa the New International Version. They answered him, be quiet, don't say a word, come with us and be our father and priest. Ano daw ang tungkulin ng pare? Siya din ay ama. Saan naging ama ang pare? Ama ng Ebanghelyo. Kaya maliwanag na hindi po bawal na tawaging ama ang father. Kung ang pagbabatayan ay ang Mateo 23, Kabanata 9 at 10. Ano bang ibig sabihin ng talatang iyon? Maliwanag ang nakasaad na meron lamang iisang ama na nasa langit. Yun ang Diyos Ama. Yun ang binanggit sa Episo 4:6 na ating mababasa dito sa banal na Biblia, na binanggit dito na iisang Diyos at Ama ng lahat, na higit sa lahat, gumawa sa lahat at nasa lahat. Isa lang po siya, ang Diyos Ama na nasa langit, at hindi po dapat tawagin ng ang sino mang tao sa mundo na Diyos Ama, sapagkat may isang Diyos lamang na Ama na nasa langit ng siyang tagapaglikha sa atin. Pero hindi ito ibig sabihin na bawal ang pagtawag ng ama sa ating biological father, sapagkat ang Biblia ay nagtuturo na igalang mo ang iyong magulang. Igalang din natin ang ama ng ating pananampalataya si Abraham at ama kaparian, sapagkat sila po ay naglingkod bilang ama ng Ebanghelyo at dapat po ay respetuin ang naglilingkod sa Panginoon. Kaya yung sinabi ni Eliseo Soriano na bawal tawaging father ang makaparian, nasabi niya kasalanan ang pagtawag ng father sa mga pare. Dito mismo sa isang video, ipakita ko sa inyo na mismo si Eliseo Soriano, nung kaharap niya si Father Anton, ay tinawag niya si Father Anton na Father Anton. Tingnan natin ang video. Hindi sa mga bagay na temporal, kagaya niyang eleksyon at pag-i-endorso ng kandidato. Unang-una, yung sinasabi ni Father Anton, Father Anton, Father Anton. So nakita natin na mismo si Eliseo Soriano ay tumawag kay Father Anton na Father Anton, na siyang nagtuturo din na bawal daw tumawag ng father sa pare. Ibig sabihin, siya mismo ay sumuway sa kanyang sinabi. Tumawag siya
sa pare na father. Kaya nagkamali po siya sa kanyang sinabi na bawal tumawag ng father sa pare. Maraming salamat sa iyong tanong, Sister Teresita Bagay.